recapping Tagalog here. Tungayan natin ngayon ang sci-fi action film na Inuyashiki. Babala, mabibisto ang mga eksenang di nyo dapat malaman. Halina at simulan na natin. Si Ichiro ay isang middle class na mamamayan na bumili ng bagong bahay para sa kanyang pamilya. Ngunit, di na-appreciate ng asawa at mga anak niya ang bagong bahay dahil ito ay maliit kumpara sa mga bahay na nasa paligid. May dala siyang sushi para sa selebrasyon ng bagong bahay ngunit ayaw rin nila ang pagkain na dala niya. Bagkos, pumunta sa restoran at dun kumain. Iniwan nila ang ama, walang nagawa si Ichiro kundi mag-celebrate mag-isa sa nabili niyang bahay. Sa trabaho, nagrereklamo ang boss niya sa bagong niyang project na energy drink. Imbis na kumita ang kumpanya, lalo lang itong nalulugi. Humingi ng tawad si Ichiro habang binubulyawan siya ng boss sa harap ng mga kasamahan niya sa trabaho. Pauwi siya ng bahay matapos ang toxic na trabaho, may nadaanan siyang holdapan at umiwas siya sa takot na madamay. Nakita siya ng anak na babae na wala man lang nagawa. Sinabihan siya nito na duwag. Habang nakaupo sa tapat ng bahay, inabot ng asawa niya ang resulta ng kanyang medical exam at kailangan niyang humingi ng second opinion sa doktor. Sinabi ng doktor na stage 4 ang cancer niya at 3 buwan na lang ang itatagal niya sa mundo. Tinawagan niya ang asawa at anak upang ibalita ang malalang sakit ngunit di nila pinapansin ang tawag ng ama. Kinagabihan, gustong niyang sabihin sa pamilya na may taning na ang buhay niya ngunit wala man lang pumapansin sa kanya. Patuloy nilang sinisisi ang ama sa mga kamalasang nararanasan nila sa buhay. Di man lang nila napapansin ang lungkot at sakit na nararamdaman ng ama. Tumabas siya ng bahay para magpahangin sa park. May nakita siyang lalaki na ang pangalan ay Hero. Malalim ang iniisip nito. Parehas nilang nakita ang nakasisilaw na parang bulalakaw na papunta sa kinaroroonan nila. Tumama sa kanila ito at parehas silang nawalan ng malay. Napaligiran sila ng kakaibang nilalang. Nagkaroon siya ng malay kinaumagahan at nagtaka siya dahil 2020 ang vision niya kahit walang suot na salamin. Sa bahay habang nag-breakfast, napansin niya na walang lasa ang kinakain niya. Uhaw na uhaw siya at uminom na lang nagtubig sa gripo. Pumasok siya sa kwarto at nakita niyang may usok na lumalabas sa kamay niya. Naging sandata ito at inilabas ang soup na kinain niya. Parang transformer na nagbago ang katawan niya. Buti na lang at nabalik agad ang dati niyang anyo nang dumating ang asawa niya. Classmate pala ng anak niyang si Mari ang binatang si Hero na kasama niya sa park nang tinamaan sila ng bulalakaw. Pumunta si Hero sa bahay ng kaibigan at classmate na si Choco para i-flex ang power na nakuha niya nung gabi. Binaril niya ang ibon gamit lang ang daliri matapos ay nagpunta sila sa basement parking level 2. Dito pinakita niya ang kakayahan na kontrolin ang paggalaw ng mga kotse. Ipinakita niya rin ang mechanical parts at sandata sa katawan. Balikan natin si Ichiro na kalalabas lang sa trabaho. Nakakita siya ng kalapati na sugatan, naawa siya dito at tinignan ang kalagayan nito. Habang hawak niya ang ibon, nagtaka siya at unti-unting nagbalik ang sigla nito. Nawala ang sugat ng ibon at muli itong nakalipat. May naririnig siyang tinig ng taong nahihirapan sa di kalayuan. Nagtungo siya sa malapit na ospital at nakita niya rito ang batang may taning na ang buhay. Hinaplos niya ang bata at naibalik ang sigla nito, ginawa niya rin ito sa iba pang pasyente. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa pagsalba sa buhay ng mga pasyente. Sa classroom, pinababalik ni Hero ang perang nakulimbat ng mga siga sa klase. Piniga niya ang braso ng isang siga hanggang sa magmakaawa ito. Tinutok niya ang daliri sa pasaway ngunit pinigilan siya ni Choco. Napahanga niya ang classmate na si Sharon sa ginawang katapangan. Sinundan siya nito sa hallway at inamin ang pagtingin sa binata. Sinabi ni Hero na masaya siya sa narinig kay Sharon at lumisan. Naghiwalay ang ama at ina niya dahil mayroon ng ibang asawa ang ama niya. Pumasyal si Hero sa bahay ng ama at madraste niya para maghapunan. Mababakas sa mukha ni Hero ang sama ng loob dahil nakikitang masaya ang pamilya na umagaw sa ama niya. Habang nakikipaglaro sa kanya ang stepbrother niya, naisipan niyang patayin ito. Ngunit, nanaig pa rin ang malasakit niya sa ama kahit hiniwalayan ang ina niya. Habang naglalakad pa uwi ng bahay, narinig niya ang isang pamilya na nagsasaya. Parang wala sa sariling pinasok niya ang bahay at pinatay ang lahat ng tao sa loob. Naramdaman ni Ichiro ang karumal-dumal na ginawa ng binata. Pinuntahan niya agad ito at nakitang may tama sa noo ang babae. Sinubukan niyang i-revive ang babae ngunit patay na ito. Na-realize niya na gumagana lang ang power niya sa buhay pang nilalang.
Papasok niya sa sala, nakita niya ang binata. Natandaan niya na ito ang binatang kasama niya sa park nung gabing bumagsak ang bulalakaw. Binaril siya nito bago pa man siya makapagsalita. Naka-recover si Ichiro at nakita si Hiro na lumipad palayo. Nagkita ang magkaibigan at wari ni Choco na kagagawa ni Hiro ang nangyaring krimen dahil walang bala ng baril ang mga taong napatay. Sinabi ni Hiro na huwag siyang manghinayang sa mga taong namamatay na di niya kakilala at gagawin niya ang gusto niya dahil siya na ang Diyos. Di matanggap ni Choco ang kabaliwan ng kaibigan at umiwas na lang dito. Sinabi ng ina sa anak na lumipat sa bahay ng ama niya. Dahil may cancer ang ina at di na rin magtatagal ang buhay, sabi ng doktor. Sinabi ni Hiro na hindi siya papayag na mamatay ang ina. Pag-uwi ni Ichiro sa bahay, sinabi niya sa pamilya na nad-emote siya sa trabaho. Binungangaan siya ng asawa at sinabing ano ang ipambabayad niya sa mga utang. Nagalit rin ang anak na babae at sinabihan siyang walang silbi. Nagdadalamhati siya sa mga nangyayari at wala siyang magawa para itaguyod ang pamilya. Bigla niyang narinig ang panalangin ni Choco na sana ay may isang taong pwedeng pumigil sa best friend niya na makapatay ng mas marami pang inosenteng tao. Na-realize ni Ichiro na kailangan niyang magtiwala sa sarili at gamitin ang power niya para makatulong sa kapwa at mapigilan si Hiro na maghasik ng kasamaan. Pinuntahan ni Ichiro si Choco sa park at sinabi sa binata ang mga nangyari nung gabing kasama niya si Hiro. Sinabi ng binata na parehas ang kakayahan ni Ichiro at Hiro ngunit di pa alam gamitin ni Ichiro ang power. Tinulungan ni Choco ang matanda na madiskubre ang power base sa nakita niya sa kaibigan. Sa ospital, sinamahan ni Hiro ang ina na magpa-check up at nagulat ang doktor sa natuklasan. Healthy ang ina at wala man lang bakas ng anumang sakit. Napagaling ng binata ang ina niya nang di niya namamalayan. Masayang naglalakad ang mag-ina pauwi ng bahay nang may mga pulis na humarang sa kanila para tanungin si Hiro tungkol sa naganap na krimen. Tumakas ang binata at sinalya ang mga pulis na humarang sa dadaanan niya. Nanlaban siya sa mga pulis at walang bisa ang tama ng mga bala sa kanya hanggang sa nakalipad siya papalayo. Agad na kumalat ang balita sa nangyayaring pagtakas niya at kailangan niyang magtago. Swerte siya at nasalubong niya si Sharon na pumayag na patuloyin muna siya sa bahay nila kahit alam nito na wanted siya. Patuloy ang training ni Ichiro sa pagtuklas ng power ngunit makikita paring nahihirapan siyang gamitin ito. Nadiskubre ni Choco na purong tubig ang nagpapalakas sa katawan ni Ichiro at Hiro. Ngunit pag nahaluan ito ng artificial flavor, ito rin ang magpapahina sa kanila. Isang gabi, nanonood si Hiro ng balita tungkol sa ina niyang ini-interview at binabash ng netizen. Di maganda ang mga salitang naririnig ng ina at sinisi ito dahil di maayos ang pagpapalaki sa anak na kriminal. Sobrang nasasaktan si Hiro sa mga nangyayari at nadamay pa ang pinakamamahal niyang ina. Sumunod na balita, nalaman niya na nagpakamatay ang ina niya dahil sa stress at pressure ng media. Nashock siya sa nangyari at nakita niya sa social media na maraming nagkutsa sa ina niya. Hinak niya ang lahat ng basher at isa-isang pinatay ang mga ito gamit ang computer at cellphone screen. Bumubulagta ang bawat basher na tumingin sa screen nila. Napansin ni Sharon na di makatulog ang binata sa gabi at sinubok ang e-comfort. Inamin ni Hiro na siya ang responsable sa pagkamatay ng mga tao at pinakita sa dalaga ang nakatagong sandata para matakot ito. Ngunit di pa rin naniniwala ito na ang taong mahal niya ay kriminal. Binitbit ng binata ang dalaga at inilipad sa himpapawid at tinanong kung natatakot ba siya. Sinabi ng dalaga na ang kinatatakutan niya lang ay mawala ang taong mahal niya. Naramdaman ng binata ang tunay na pagmamahal at sinabi sa dalaga na poprotektahan siya forever. Habang natutulog si Hiro, kumuha si Sharon ng maiinom, napansin niyang may mga sundalo na palang nakapaligid, nakita rin ito ni Hiro at hinarangan ang dalaga. Nagpaulan ng bala ang mga sundalo at gumanti si Hiro. Napatay niya ang lahat ng sundalo ngunit, namatay din ang natatanging taong nagmamahal sa kanya. Napanood ni Ichiro ang patayang nagaganap at sinabihan ang pamilya na patayin ang kanilang cellphone at huwag munang lumabas. Ngunit walang nakinig sa mga babala niya. Nagpunta ang magkakaeskwela sa isang mataas na gusali para sa educational trip. Nagsimulang ihak ni Hiro ang lahat ng social media at TV network. Nag-livestream siya at sinabi ang intensyon niyang wawasakin ang bansa para ipaghiganti ang mga taong mahal niya. Walang naniwala sa kanya hanggang sa sinimulan niyang barilin ang mga taong nanonood sa screen. Isa-isang bumulagta ang mga tao. Nagpanik ang lahat at di alam kung saan magtatago.
Na-hijack ni Ichiro ang signal ni Hiro at sinabi ni Choco sa lahat na patayin lahat ng gadgets. Nawala ng access si Hiro sa social media at TV kaya't direkta niyang inatake ang syudad. Nagpakawale siya ng maraming missile na nagdulot ng pagsabog sa paligid. Natagpuan ni Ichiro ang binata at nakiusap na tumigil na. Di nakinig si Hiro at gustong maghasik ng lagim. Naunahan siya ng matanda sa pagbaril at nagalit ito. Umiwas si Ichiro at tinugis siya ng binata. Naghabulan sila sa gilid ng mga gusali hanggang sa ilalim ng tunnel. Di pa sanay lumipad ang matanda. Narinig ng ama na humihingi ng tulong ang anak dahil tinamaan ng missile ang gusali na kinaroroonan at nasugatan ito sa pagsabog. Agad na tinungo ni Ichiro ang anak ngunit inatake siya sa likod ng binata na nagdulot ng pagkasira ng flight system niya at napadpad sa gilid ng gusali. Nakaiwas si Hiro sa pagbaril ng matanda at sinipa ito hanggang tumagos sila sa gusali at napunta sa helicopter hanggang sa nag-crash ito sa gusali. Nagmakaawa muli ang matanda sa binata na tigilan na ang kabaliwan. Iinom ng tubig si Hiro para mag-recharge ngunit binaril ito ni Ichiro at natapon. Sinalya siya ni Hiro tapos ay kinuha ang dala niyang bottled water at inubos ito. Pinaulanan niya ng missile ang matanda at lumipad ito pataas. Humabol parent si Hiro at nagpaulan muli ng pasabog na nagtulak sa matanda sa outer space. Sinakal ni Hiro ang matanda sa leeg at tutuluyan na, ngunit pumalpak ang missile system at napalitan ito ng energy drink na nainom niya ng inakalang tubig ito. Nanghina si Hiro at sinamantala ni Ichiro ang pagkakataong patayin ang binata. Nagpakawala si tanda ng missile papunta kay Hiro, sumabog ito na nagdulot ng pagbagsak ni Hiro. Binalikan ng ama ang sugatang anak at pinagaling ito gamit ang power. Maya-maya lang ay dumating si Hiro na nakasurvive sa pagsabog at sinipa si tanda. Napansin ni Hiro si Mari na anak ni Ichiro, walang ano-ano'y binaril niya ito. Binugbog ni Hiro ang matanda na parang punching bag. Binitbit sa leeg ng binata si Mari at ihuhulog sa building. Gusto niyang maramdaman ni Ichiro ang sakit ng mawala ng minamahal. Binitawan ng binata ang dalaga, agad na inilabas ni Ichiro lahat ng lakas niya at lumipad para iligtas ang anak. Humarang si Hiro at susuntukin si Tanda. Dahil sa adrenaline rush at naipong lakas ni Ichiro, nagawa nitong mavisak ang braso at katawan ni Hiro. Inabutan ng ama ang anak bago pa ito lumagapak sa semento. Muli niyang pinagaling ang sugatang anak. Lumipad muli si Ichiro para iligtas ang mga biktima ng pagsabog. Kinumpirma ng gobyerno ang pagkamatay ni Hiro ngunit di pa nakikita ang katawan nito kung hindi ang mga parte lang na di pa alam kung saan nanggaling. Sa hapunan, normal ang lahat at makikitang na-realize ni Mari na ang ama ang totoong bayani hindi lang ng tahanan nila kundi ng buong bansa. Pag-uwi ng bahay ni Choco, nagulat siya at buhay pa pala ang kaibigan at putol ang braso nito. Natuwa pa rin siyang makitang buhay ang kaibigan. Gusto niyang ipakita ang bagong game sa kaibigan ngunit bigla na lang itong nawala. Na-realize ni Hiro na ayaw niya nang madamay ang mga taong importante sa kanya. Sa mga basher, ingat po sa pag-comment at baka mahak ni Hiro ang gadget niyo. Mahirap na at baka madaliri ay mapaputukan pala kayo. Tapos na po, kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan. Comment, like at share mo na rin. Para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!